Magandang tanghali mga bata. Ang subject natin ngayong araw na ito ay Araling Panlipunan. Tayo ay nasa Araling 4 na, pang-apat na aralin na ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ito ay ang pagtutulungan at pagkakaisa sa aming komunidad. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, tayo muna ay manalangin. Yoko ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata, at tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa aming mga gawain at mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo po ang mga batang ito, ang mga guro at ang mga magulang sa pagpatuloy na pagsuporta sa kanilang mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa proteksyon, sa buhay, sa karunungan at higit sa lahat ay iyong pagmamahal sa bawat isa. Amen. Sa araling ito, ay mararanasan mong gumawa ng simpleng hakbang o gawaing magpapakita ng pagpakikiisa mo sa layuning mapabuti ang inyong komunidad. Sasagutin mo rin ang mahalagang tanong na ito. Bakit mahalagang makilahok at makipagtulungan ang bawat kasapi ng komunidad sa mga gawain at programa ng pamayanan? Sa mga nagdaang aralin ay iyong natutuguhan ang mga karapatang itinataguyod ng komunidad sa pamamagitan ng paglilingkod o serbisyo at ang iyong mga tungkulin ay bilang kasapi nito. So, bukod sa mga ito, mahalaga ring maunawaan mo na ang bawat isa ring kasapi ng pamayanan ay maaari ding maging katuwang ng pamahalaan upang malutas ang mga suliranin at higit na mapabuti ang pamumuhay ng mga tao sa komunidad. So, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga gawaing pansibiko. So ngayon mga bata, talakayin natin ang kahalagahan ng kagalingang pansibiko sa komunidad. Ang gawaing pansibiko ay pakikilahok sa mga gawaing pangkaunlaran at makabuluhang tradisyong isinasagawa sa pamayanan. So layunin ng mga gawaing ito na mapaunlad at mapanatiling maayos ang komunidad sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga taong bumubuo rito. Ang isang komunidad ay tiyak na nauunlad at agad na masusolusyonan ang mga problemang kinakaharap kung ang mga kasapi nito ay buong pusong nakikiisa sa mga gawaing pansibiko nito. Mahalagang mahubog sa bawat isa ang kagalingang pansibiko o ang pagiging handa at pagkakaroon ng bukas na puso na magampanan ang kanyang tungkulin sa komunidad gaano man ito kaliit o kalaki. Kung ang bawat isa ay matututong makibahagi sa mga gawaing pansibiko, bawat isa ay maaaring makalikha ng pagbabago. Sa susunod na mga pahina ng ating libro ay ating isa-isahin ang kahalagahan nito sa pamumuhay ng mga tao sa komunidad. Ngayon mga bata, talakayin natin ang mga tradisyong nagbubuklod sa mga tao sa komunidad. So matatandaan sa Kabanata 2, Aralin 5 ay inyong tinalakay ang mga mahalagang kaugalian at tradisyong nagpapakilala sa inyong komunidad. So mga tradisyong ito ay hindi lamang nakatutulong upang mapanatili ang ating mga natatanging pagpapahalaga at kultura. So ito rin ay nagiging dahilan upang ang mga tao sa komunidad ay magkaisa at magbuklod. So nakikita nyo sa larawan, isa itong bayanihan. So basahin mo ang ilan sa mga tradisyong ginagawa sa
Maraming mga komunidad sa bansa noon pang unang panahon at maging hanggang sa kasalukuyan. Okay, basahin natin ang pagbabayanihan. So, noong unang panahon, children, pangkaraniwan ng tanawin ang makikita ng bahay na yari sa kahoy, sa wali, at kugon na lumalakad habang ito ay buhat-buhat ng isang grupo ng kalalakihan. So, ang tawag sa tradisyong ito ay pagbabayanihan. So, nagtutulungan ang mga tao na mailipat ang bahay sa ibang lugar. Sa kasalukuyang bihira o halos hindi na natin ito nakikita dahil karamihan sa mga bahay ngayon ay konkreto na o yari sa bato at semento. Ngunit, ang diwa ng pagbabayanihan na nangangahulugang pagtutulungan at pagdadamayan ay nanatili pa rin buhay sa mga komunidad. So, lagi pa rin handa ang mga maraming Pilipinong dumamay sa kapwang nangangailangan ng tulong. So, ito ay madalas na nakikita sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. At makikita pa rin ang pagtutulungan ng mga tao sa tuwing may nasunugan at may naapektuhan ng bagyo, baha, lindol, at iba pang krisis sa buhay. So, yung maisishare ako sa inyo na halimbawa is yung paggamit ng social media, yung Facebook. So, every time na nagfi-Facebook ako, may mga taong humihingi ng tulong, mga konting tulong. Okay, then meron ding mga nagko-comment na hinihingi nila yung number, location, ganyan. So, sa paggamit ng social media ay nakakatulong din ang mga tao. So, yun yung isang halimbawa ng pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Pangalawa, ang pakikiramay sa mga namatayan. Okay, buhay pa rin ang mga gawaing pakikiramay sa mga taong namatayan sa maraming komunidad sa ating bansa. So, ito ay isang tradisyong nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga taong pagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng mahal sa buhay. So, bahagi ng tradisyong ito ang pagbibigay ng abuloy o ambag para sa mga taong namatayan upang matulungan sila sa mga gastusin sa pagpapalibing. So, ang iba naman ay nagpapadala ng mga bulaklak at maging ng mask card bilang pagpapahayag ng pakikiramay. So, sa gabi naman ay maraming tao ang dumarating sa bahay ng naulila upang samahan sila sa pagdadalamhati. Ang tawag sa gawaing ito ay paglalamay. So, alam nyo ba, children, na yung nabanggit nating bayanihan ay isang salitang Pilipino na nagmula sa salitang ugat na bayan na ang ibig sabihin ay komunidad. Kaya naman, masasabing ang bayanihan ay nangangahulog ang pagkakaisa o pagtutulungan ng isang komunidad para sa isang adhikain. So, pangatlo, children, ating talakay ng pakikiisa o pagdalo sa mahalagang okasyon ng pamilya. So, ano-ano nga ba itong mga okasyon? So, dahil ang mga Pilipino ay likas na masayahin at mahilig sa mga pagtitipon ng pamilya at mag-anak, naging bahagi na ng ating tradisyon ang pagdaraos ng mahalagang okasyon sa ating buhay. So, ilan sa madalas nating ipinagdiriwang ang kaarawan, binyag, kasal, anibersaryo at maging mga pista sa ating mga barangay o sa ating bayan. So, children, nagkakaroon ng mga handaan na dinadaluhan ng mga mag-anak, kaibigan, kapitbahay at mga kakilala. So, ito ay nakakatulong ng malaki upang patuloy na magbuklod ang mga tao sa komunidad. Nagiging daan ito upang muling magkita-kita at magkaroon ng panahon na magkamustahan. So, ito yung tinatawag nating get-together. So, bahagi rin ng pagdalo sa mga okasyon, ito ay ang pagbibigay ng mga regalo. Sa ibang lugar, particular sa mga probinsya, bago dumating ang araw ng pagdiriwang ay tumutulong din ang mga tao sa pag-aasikaso ng mga handa, pagluluto, paglilinis at pagde-decorate ng lugar na pagdarausan ng okasyon. Ngayon mga bata, talakayin naman natin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa paglutas ng mga suliranin sa komunidad. So, ang pagtutulungan ay mahalaga sa pagtupad ng mga gawain sa isang komunidad.
Ang isang gawaing pinagtutulungan, anumang uri ito, ay maaaring makalikha ng pagbabago, lalo na kung ito ay gagawin ng buong husay ng bawat kasapi ng komunidad. So narito ang ilang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga mamamayan sa paglutas ng mga suliranin, lalo na sa lugar na kanilang kinabibilangan. Una ay nagiging maayos at malinis ang komunidad dahil sa pagtutulungan. So ang suliranin sa polusyon, basura at mga kalamidad ay nasusolusyonan sa pamamagitan ng pakikiisa at pakikipagtulungan ng mga tao. Halimbawa nito, ang pakikipagtulungan ng tao sa pagtatapon ng mga basura sa tamang lugar sa halip na ito ay itapon sa mga ilog at kanal na nagiging dahilan sa paglaganap ng sakit at baha. Pangalawa ay nagkakaroon ng sama-samang pagkilos ang mga tao upang makamit ang isang adhikain para sa pamayanang kinabibilangan. So nalulutas ang suliranin sa pagkanya-kanya ng mga mamamayan. Ang halimbawa nito ay pakikipagtulungan ng mga kasapi ng komunidad sa pagdikom ng pondo para matulungan ang mga pamilyang na biktima ng mga sakuna o kalamidad. Diba? Usually, sa tayong mga Pilipino, pagka may nasunugan or na bagyo ang kanilang lugar, tayo ay tumutulong. So tulong-tulong tayo nagbibigay ng mga donasyon, kung ano yung mga kaya nating ibigay, gaya nung nangyaring mga bagyo sa Tuguega raw. Yan, so maraming tumulong doon. Okay, pangatlo ay ang nakikibahagi ang mga mamamayan sa pagplaplano at pagpapatupad ng mga programang lulutas sa mga suliranin ng komunidad. Halimbawa nito ang pakikiisa ng mga kabataan sa mga gawain ng sangguniang kabataan. Makakatutulong ang bawat isa na himukin ang kapon nila kabataan na sumali sa mga paliga o palaro sa kanilang lugar sa halip na sumubok ng masasamang bisyo. So, usually ito nakikita natin pagka mayroong piyesta sa ating barangay, 'di ba? Nagkakaroon ng liga. Hinihikayat nila ang mga kabataan na sumali at makipaglaro. At binibigyan din naman ng papremyo kung sino ang mananalo, hindi po ba? Pang-apat ay nagiging instrumento ng pagbabago ang mga mamamayan. Marami ang nalilikhang pagbabago sa pamamagitan ng pagtutulungan at pakikiisa. Isang halimbawa nito ang pakikipagtulungan ng mga tao na mapigilan ang paglaganap ng paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. So sa maraming komunidad sa bansa ay napabalita ang maraming mga drug user at pusher ang sumuko sa mga pulis, lalo nang ilinunsad ng pamahalaan ang oplantokhang para naman matulungan ang mga sumuko na magbagong buhay. So may mga mamamayan naman na may sapat na kaalaman at kasanayan na nag-volunteer para magturo sa kanila. Dahil sa pakikiisa at pakikipagtulungan ng bawat isa, naniniwala ang pamahalaan na magbabago ang ating bansa kaugnay sa problema ng drug addiction o paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Alam niyo ba, mga bata, na ang oplantokhang ay hango sa Katagang Cebuano na tok-tok, hangyo, nang ibig sabihin ay katok at pakiusap. Sa pamamagitan nito ay nagbabahay-bahay ang mga pulis para magbigay ng babala sa maaring drug users at pushers sa sumuko at magbagong buhay. Yun nga lang, nababalitaan din natin na itong mga drug pusher or drug users ay nanlalaban. Then itong mga pulis naman ay wala silang magawa kundi barilin sila. At dahil doon, sa kanilang panlalaban, sila ay nasawi ang kanilang buhay. So kaya dapat kung ikaw ay drug user or
drug user or drug pusher, mas mainam na ikaw na lang ay sumuko at magbagong buhay. At children, wag na wag yung gagawin ito pagdating ng araw na kayo ay binata na. Okay? So, gumawa na lang tayo ng mabuti para makatulong pa tayo sa ating bansa. Ngayon mga bata, atin namang talakayin ang mga gawaing nagpapakita ng pagtutulungan ng mga kasapi ng komunidad. So ang mga kasapi ng komunidad ay may mga bahaging ginagampanan para mapabuti at maisulong ang kaayusan at kaunlaran ng pamayanan. Maaari itong maipakita sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga gawaing ipinagpapatupad sa kinabibilangang lugar. So, ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Una ay ang pagsunod sa mga batas at tuntunin ng pamayanan. Gayang tinalakay sa nakaraang aralin, mahalaga ang pagsunod sa mga batas at tuntunin ng pamayanan. So, anong mangyayari kung hindi natin sinunod ang mga batas? Tayo ay magkakagulo-gulo at hindi magkakaunawaan at walang pagkakaisa. So ito ang pangunahing tungkulin ng bawat Pilipino. May tuturing na makabayan at mabuti ang isang mamamayan kung siya ay tapat na sumusunod sa mga batas. Ang pagsunod sa mga tuntunin ay isang kilos na nagpapakita na ikaw ay nakikipagtulungan sa mga adhikain sa pamahalaan. Pangalawa ay pagtulong sa paglinis ng kapaligiran. So isa sa mga problema ng mga komunidad sa kasalukuyan ay ang paglaganap ng polusyon dahil sa maruming kapaligiran. So polusyon sa lupa, pakalat-kalat ng mga basura dahil ang mga tao ay hindi marunong magtapon ng kanilang mga basura sa tamang lalagyan. So mahalagang makipagtulungan ng bawat isa sa programa ng pamayanan na huwag itapon ang basura sa lansangan, ilog o kung saan-saan. Mahalagang magampanan ng bawat isa ang gawain ito sapagkat ang suliranin sa basura ay maaaring pagmulan din ng pandemya o paglaganap ng sakit na nakasasama sa kalusugan ng mga tao. So, tayo rin lang ang may kasalanan kung may mga sakit na ali-aligid sa atin. Dahil sa hindi tayo sumusunod sa mga patakaran na ipinalaganap ng ating mga kapitan, mga ating pangulo at sino pang mataas na ating dapat sundin. Okay, pang-tatlo ay ang pangtangkilik ng mga produktong gawa sa bansa. So kayo children, anong mas gusto niyo, yung produkto ng ibang bansa o yung produkto natin? So, isa sa mga isyung laganap ngayon sa bansa ay ang issue ng colonial mentality. So, anong colonial mentality? Ito ang kaisipan ng maraming Pilipino na mas mahusay ang mga produktong gawa sa ibang bansa kaysa sa mga produktong sariling atin. Kung ako lang naman ang tatanungin ay mas gusto ko na yung produkto natin kaysa sa made in China. Okay? So, sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga produktong yari sa atin, ito ay nagpapakita na ating pagmamahal sa sariling bayan. So, ito ay makatutulong ng malaki sa pag-unlad ng kabuhayan o ekonomiya ng bansa. So, the more na tayo ay bibili ng ating produkto, mas lalo pang makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa kesa naman sa mga produktong napupunta sa atin. To, may use naman yung mga produkto ng ibang bansa, pero mas nakakatulong sa atin pag tayo ay nagtangkilik sa produktong atin. So, sa made in Philippines. Yan yung sinasabi natin, mga products na made in Philippines. Next is pakikibahagi o pakikilahok sa mga gawaing pansibiko. So, ang pagkakaisa sa mga gawaing pansibiko ay nakatutulong sa mga mamamayan upang lubos nilang mapahalagahan ang pagmamalasakit sa kanilang lugar. Ang pagsasagawa rin ng mga ito ang nagsisilbing daan upang mapatibay ang pagkakaisa at samahan ng bawat kasapi ng komunidad.
Ang pagtulong, pakikiisa, at pakikilahok ng mga kasapi ng komunidad ay isa sa mga gawain sa paminan ay tunay na mahalaga. Nakatutulong ito ng malaki upang masolusyunan ang mga kinakaharap na problema. Nagsisilbi rin itong daan upang makamit ang inaasam-asam na pag-unlad. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga gawaing pangkomunidad, higit na nagiging kapaki-pakinabang at produktibo ang mga mamamayan. So bawat isa ay nagkakaroon ng partisipasyon sa mga programa at gawaing pansibikong kanilang kinabibilangan. So minsan sa ating barangay, meron yung mga programa na tayo ay hinihikayat na mag-volunteer para tayo ay maglinis sa ating komunidad. Ngayon, children, ano-ano ang ating natalakay ngayong araw na ito? Isa-isahin nga natin. Ang mga natalakay natin ngayong araw na ito ay tungkol sa kahalagahan ng kagalingang pansibiko at komunidad, at mga tradisyong nagbubuklod sa mga tao sa komunidad. So ano-ano ang mga ito? Una ay ang pagbabayanihan, pakikiramay sa mga namatayan, pakikiisa o pagdalo sa mahalagang okasyon ng pamilya. At natalakay rin natin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa paglutas ng mga suliranin sa komunidad. Ibigay nga ang apat na kahalagahan ng pagtutulungan sa paglutas ng mga suliranin sa komunidad. Una ay ang nagiging maayos at malinis ang komunidad dahil sa pagtutulungan. Pangalawa ay nagkakaroon ng sama-samang pagkilos ang mga tao upang makamit ang isang adhikain para sa mga pamayan ng kinabibilangan. Pangatlo ay nakikibahagi ang mga mamamayan sa pagplaplano at pagpapatupad ng mga programang lulutas sa mga suliranin ng komunidad. Ang halimbawa nito ay yung liga o palaro. Pang-apat ay nagiging instrumento ng pagbabago ang mga mamamayanan. Marami ang nalilikhang pagbabago sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa. At natalakay rin natin ang mga gawaing nagpapakita ng pagtutulungan ng mga kasapi ng komunidad. Ibigay niya ang apat. So una ay pagsunod sa mga batas at tuntunin ng pamayanan. Pangalawa ay pagtulong sa paglinis ng kapaligiran. Pangatlo, pagtangkilik ng mga produktong gawa sa bansa. Pang-apat ay pakikibahagi o pakikilahok sa mga gawaing pansibiko. Okay, laging isaisip na ang gawaing pansibiko ay pakikilahok sa mga gawaing pangkaunlaran at makabuluhang tradisyong isinasagawa sa pamayanan. So mahalagang mahubog sa bawat isa ang kagalingang pansibiko o ang pagiging handa at pagkakaroon ng bukas palad ay bukas puso na gampanan ang kanyang tungkulin sa komunidad, gaano man ito kaliit o kaliki. At ang pagtutulungan ay mahalaga sa pagpapatupad ng mga gawain sa isang komunidad. At ilan sa mga kahalagan nito ay ang mga sumusunod na ating natalakay na aking nabanggit kanina. So, yan lamang sa araw na ito, children. At para sa inyong gawain ay sagutan pahina 409 to 413 at sa palawakin pa natin 414 to 415. Kayo ay pipili sa tatlo, maaaring sa creative o sa practical at sa analytical. So, ang deadline nito, children, ay next week, Saturday, April 10. Okay po? Okay, so yan lamang sa araw na ito, mga bata. At ako'y magpapasalamat at hanggang dito na lamang. Paalam!